Ayun guys, kung isa ka sa bagong YouTuber, isa ka rin siguro sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang mga katagang nababasa natin or nakikita or naririnig natin sa isang live streaming, no? Isa din kasi ako noon kung ano nga ba talaga mga ano ba ang sinasabi ng mga ng host natin, kung ano-ano mga sinasabi kagaya ng mga ito yung pinakamahirap noon na pinag-isipan ko na matagal. So panoorin po natin ito para may matutunan kayo. Bye. Una-una yung pagpapasok sa isang live streaming, nababasa mo yung harang. Ano ba yung harang? Yung harang ay isang nandun ka pa sa live streaming niya pero meron pang commercial na lumalabas doon sa live niya. Yun yung tinatawag na harang. So, nanonood ka naman ng harang kasi yung harang importante sa atin kasi yun nagbibigay sa atin ng revenue. So, kapag pupunta ka sa isang live stream, dapat din siguro panuorin natin muna yung advertise niya kasi yun yung naka-importante sa lahat. Okay? Next. Ang sunod naman ay yung MLSO. Ang MLSO or Mega Love Shoutout ay pag pumapasok ka sa isang live streaming, magta-type ka ng MLSO, MLSO host, hello host, ganyan-ganyan. So, yun yung meaning ng MLSO, Mega Love Shoutout. Next is yung Thumbsack. Ang Thumbsack ay parang nilike mo yung live streaming niya, tapos habang nanood siya or gano'n, nilike mo yung gano'n, yung time Thumbsack. Thumbsack ang ibig sabihin nun na okay na. Okay? Next naman yung jacket. Kasi sa live streaming, kapag pumapasok sa isang live streaming, di ba minsan itim lang yung pangalan mo doon? Yung, alam mo, magta-type ka ng message mo, ang lalabas doon yung kulay itim lang. So once na binigyan ka ng jacket or moderator, being a moderator, yun yung tinatawag ng jacket. Okay? Yun lang, ganun lang kasi. Then, pag sinabi ng host na nandun ka na, di ba? Pakibaba ng bahay, ano ba yung bahay na sinasabi? At ibababa, kasi minsan naisip, ano ba yung bahay? Ano ba yung... So yung bahay po ay yun yung link ng channel mo. So ibig sabihin ng host, kunin mo yung link ng channel mo at ibaba mo dun sa live streaming niya. Ipipaste mo copy tapos paste. Punta ka sa channel mo, mayroong dun 3 dot, i-copy lang tapos ipipaste mo doon sa channel niya. So ganun yung pakibaba ng bahay, guys. Okay? Normally guys, kapag meron pag pumapasok tayo sa isang live streaming, meron doong nakapin sa loob. Sasabihin ng host, pakisugod naman po nung nakapin. Yun yung nakadoon, naka-highlight doon sa live streaming niya, sa taas ng mail, sa mga sulat, taas ng live chat, yun yung pinapasugod ng host. Yun yung mga sinasabi. Normally kasi yung mga super chatter, members, yun yung mga nilalagay nila doon. So, mabuting mas okay na mag-subscribe or mag-join or mag-members ganun. Yun yung mga pinapasugod normally ng mga host. Naman guys, yung abbreviation na OTW. Ang OTW guys, kapag halimbawa members or nasa live streaming na nakikipagdikitan din, yung kapag halimbawa sinubscribe niya tapos nagsasabi siya ng pasukle or ganyan, tapos sasabihin mo on OTW, sabihin mo on the way sa channel mo, parang ganyan. Okay? Ayun nga, minsan bakit may pasukli? Yung sabi nila pasukli. Yung pasukli guys, yung tinatawag na alimbawa sinubscribe yung channel mo, nagdumikit sa sayo or sinubscribe ka niya, sasabihin ng isang viewers na pasukli naman po, ibig sabihin i-connect mo din siya or puntahan mo din yung channel niya para i-subscribe mo. And also, ito yung ano ba ibig sabihin ng LS, yung abbreviation ng LS. LS, ibig sabihin po ay live streaming. Yan, normally mga ginagawa natin, nagla-live stream tayo para may pumunta sa atin. At yung para nagpapaangat, yan. SLS, ano ba yung ibig sabihin ng LS? SLS, ito po yung silent
live streaming, dito ako nagkaroon ng restriction. Kasi yung habang nagsa-silent live streaming ko, ang lakas ng hili ko. Siguro na, na ano ng ni Lolo na bakit humihilik naka-live pero hindi naka-silent. Yun yung SLS, Silent Live Streaming. Ito naman guys yung BLS. Ano ba ibig sabihin ng BLS? Ang BLS guys is yung use or we like and subscribe. Yun yung BLS. Normally guys, maraming mga nag-message sa akin na, oy, BLS tayo, BLS na. Noon, magtataka ko, ano ba yung BLS? BLS. Oh, yun pala yun. Yung views, ipiplay mo yung video niya, tapos likes, ilalikes mo, then magsasubscribe ka muna sa kanya. Views, normally guys, views muna and likes para dumikit yung subscription mo. Views, likes, and subscribe. Yung tinatawag na BLS. Ano naman tong W to W? Tinatawag na watch to watch guys. So, pupunta sila sa channel mo or sa playlist mo, ipiplay nila yung playlist mo, then may resibo na sinasabi, yung time watch mo, i-clear up mo muna yung time watch mo bago ka mag-play, tapos after ng play ng views mo ng watch to watch, isi-send mo sa kanya ngayon screenshot or re-record mo yung time watch na nagamit mo para panoorin yung video niya. Ganun din sa kanya. Ganun din yung gagawin niya sa kanya. TDR. Ano ba yung TDR? Yun yung thumbsack done raid guys, na normally pag nakipag sub to sub ka, pupunta mo yung isang channel tapos na naka live streaming or tapos mag-message ka doon, yun yung thumbsack done raid, TDR or TDR. Kapag normally guys ginagamit niya sa mga yung paangat program, sabihin ng host, okay, puntahan ngayon to si Kuan, tapos i-message nyo lang na TDR from ganun, TDR at ganyan. Siyempre guys, kung sa pag-ibig may masakit, sa live streaming din po meron din guys, sa YouTube meron din. Ito yung tinatawag na BG. Ang BG guys, ibig sabihin kapag nagla-live streaming ka, tapos sasabihin sa'yo ng viewers mo na BG lang host, BG lang po. Ibig sabihin, nagsasalita ka dyan pero naka-BG ka lang. Ibig sabihin, yung phone niya, iniiwan niya lang sa ganun, yung parang walang kwenta yung sinasabi mo. BG, ibig sabihin ng BG is background. Yun yung parang, naka-play lang yung phone mo, itatabi mo lang siya dyan, tapos habang ikaw may ginagawa, yun yung, or naka-mute lang siya, yun yung BG na sinasabi. Okay? Siyempre guys, kung may masakit, may masaya din naman. Ito yung tinatawag na banana. Ano ba yung tinatawag na banana? Ito po guys, yung mga paborito ng mga babae mo, yung banana. Tatanungin sa'yo ng friends mo or yung mga nanonood sa live streaming mo, matigas ba yung banana mo or mahaba ba? So ito po yung ibig sabihin ng banana. Ang banana po ay yung subscription mo, kung ilan na ba yung subscription mo. Kung halimbawa, ang followers mo is 1,000, yun yung tinatawag na banana. So, kapag napag-uusapan na yan, kapag napag-uusapan na yan, dyan na nagkakagulo yung mga babae. Lalo pag sinabi, matigas ng banana ko, ganyan sila. And most especially, sasabihin sa'yo na, bye host, yun yung nagpapaalam na sa'yo yung viewers mo, mawawala ka na ng video. Pero normally, pero sa totoo lang, mas okay yun kasi guys, once na nagsabi siya ng bye host, ibig sabihin mawawala na siya. Kasi guys, yung iba, yung gagamitin ka lang, pero hindi siya nagpaalam, aalis. Pagkatapos kanyang gagamitin, iiwanan ka lang ng ganun. So, yung pagsasabi ng bye host, maglalabas na siya guys sa live streaming mo. So, yun lang po ang aking may tutulong sa oras na ito. Sana na tulungan ko rin kayo kahit paano. Sana na lutas ko din yung mga pag-aaral. Okay? Kung hindi ka po nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa sunod na mga uploads ko. Bye!